Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. So ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa kung paano maggumawa ng modulo art. At ito ay for grade 8 at tinatawag itong convergent design. Sa ating mga nakaraang video mga kaibigan, tinuruan ko kayo kung paano gumawa ng modulo art nang walang diferensya sa mga measurement nito. Ibig sabihin, pare-pareho ang measurement ng ginawa natin na modulo art. Yun ay pang elementary hanggang pang grade 7. Ngayon naman, ang gagawin na natin ay for grade 8 na tinatawag na convergent design. So, umpisa na natin ang paggawa ng ating modulo art at kung anong pattern ang ating gagawin. Isa natin mga kaibigan sa ganitong design. Ito ang magiging design natin sa ating modulo art. Ngunit iisa-isay natin kung paano ba natin nagawa ang ganitong design ng modulo art. Ang unang dapat nyo gawin mga kaibigan ay gumawa kayo ng vertical line at horizontal line na ginagawa ninyo sa Cartesian plane. Diba sa Cartesian plane, meron kayong y-axis, meron kayong x-axis, at meron kayong 4 quadrants. 4 quadrants na tinutukoy ko mga kaibigan. 1, 2, 3, and 4. Kapag nakagawa na kayo ng horizontal and vertical line na ganito, ang gagawin ninyo ay ang sukat. Ang sukat nito ay depende kung saan mo ito drawing mga kaibigan. Kung sa 1/2 kartulina, ibig sabihin kung bibili kayo ng isang kartulina at hatiin nyo sa gitna, ang sukat nito ay 1 cm, 2 cm, 4 cm at 8 cm. Yan ang magiging pagitan nila. Kung 1 whole kartulina naman ang gagamitin nyo mga kaibigan, ay 2 cm, 4 cm, 8 cm at 16 cm. Sa long coupon ba naman kaibigan, ayan, 1/2 cm, 1 cm, 2 cm, 4 cm. Sa measurement natin ngayon mga kaibigan, gagamitin natin. Sa measurement sa kartulina kaibigan, yan ang standard. 2 cm, 4 cm, 8 cm, 16 cm. Now, let us start. So, eto muna mga kaibigan, ay gagawa tayo ng parabang yan. Meron tayong measurement dito. Ito yung 1 cm. Ganito kahaba. Using your knowledge in the Cartesian plane. Plotting points in the Cartesian plane. Ito ang 1. Ito ang 2 cm. Mula dun sa 1 cm, 2 cm. Ito ang 4 cm. At ito yung 8 cm. So, ito ang gagawin natin sa 1/2 kartulina ito. So, kung mag-design tayo sa 1/2 kartulina, ganito ang magiging measurement ninyo. Papakita ko sa inyo kung anong ibig sabihin nun. Una, ay gagawa kayo ng mga vertical line. Either vertical or horizontal, pero preferably, ito dapat ay vertical line. So, 1 cm, ayan yung 1 cm natin. Ito yung 2 cm mula dun sa 1 cm. Magbubuo ka ng 2 cm, 4 cm, at 8 cm. Ngayon, doon naman tayo sa kabila. We have 1 cm, 2 cm, 4 cm, at 8 cm. Ibig sabihin mga kaibigan, sa bawat sukat, nagmumultiply ka ng times 2. Next, sa taas. 1 cm, 2 cm, 4 cm, at 8 cm. Sa baba rin kaibigan, ganyan din. Hindi ko nasasabihin. Ayan. Sa susunod mga kaibigan naman, ang susunod nating step, pag nakagawa na tayo ng ganitong design, meron ng vertical lines at horizontal lines, gagawin naman natin yung unang part ng quadrant natin. Dito sa part na ito, itong part na ito mga kaibigan. Part na ito
ay maglalagay tayo ng number patterns kung saan dyan tayo magsisimula. Okay? Yan, palalaking ko lang ito mga kaibigan. Meron tayong mga numbers dyan. Tignan nyo yung pattern. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, at 3, 0, 1, 2. Kung mapapansin nyo yung pattern, nagpapatras lang tayo mula 0, 1, 2, 3, magiging 1, 2, 3, 0, nagpapatras lang tayo. So, yan ang unang number pattern na ilalagay natin sa ating modulo art. So, ilalagay na natin yan dito mga kaibigan. Ang susunod naman mga kaibigan, part. Etong part na ito, ilalagay mo dito. Kung ano yung mga number na makikita mo dyan, itra-transfer mo dito. So, yung 0, 1, 2, 3, mapupunta dito. Ayan, 0, 1, 2, 3. Para bang nag-rotate siya ng 90 degrees. Dyan, papunta sa kabila. So, yan. Ito, napupunta naman dito. 1, 2, 3, 0. Ayun, napunta siya. So, umiikot siya ng 90 degrees. Ito, 2, 3, 0, 1, mapupunta siya dyan. 3, 0, 1, 2, mapupunta naman siya dyan. Next. Part na ito. So, dalawa na ang nabuo nating number patterns na napaka-importante para sa modulo art. Next. Itong part na ito, dito sa part na ito. So, yung, ayan, 3, kung ano yung number dyan, yan ang mapupunta dito. Kung ano yung number dito, 0, 3, 2, and, ayan, 0, 3, 2, and 1, dito. Part na ito, na number, iikot siya 90 degrees. Mapupunta dyan. Number na ito, mapupunta siya dyan. Para mabuo yung number patterns kung saan natin ilalagay yung design. Next. Ito naman, mapupunta siya dyan. Yung number dito, iikot siya 90 degrees. Nakita nyo papunta dito. Itong second, yan, mapupunta naman siya dyan. Yan yung next. At yan yung next. So nakita niyo meron tayong nabuong number patterns sa ating mga quadrants. Ngayon dyan natin ilalagay ang mga design. Nagkaiba lang sila sa measurement. Dahil noon ganito ang tinuro ko sa ganyan. Pero ganyan din ang magiging numbering niya. So kopyahin ninyo yung mga numbers na yan. At yan din ang magiging number niya doon sa convergent design. Nagkaiba lang sa mga measurement. Ito yun. Pwede nyong kopyahin yung number patterns niya at lalagyan natin yung number patterns niya ng mga design na tinatawag na legend. Ang legend, mga kaibigan, ay sarili mong design kung saan ikaw mag-iisip ng design na ilalagay mo sa bawat number na corresponding dito. To make it simple, gumawa na lang ako ng mga simple designs katulad yung number 0, which is a triangle, yung number 1, parang hinating, parang tatlong triangles yan. Yung number 2, parang dalawang triangles na nag-overlap. At yung number 3, may gitna, may hati lang sa gitna at may dalawang line sa taas. Ngayon, ang gagawin natin, ang bawat number na yan ay ilalagay natin sa bawat quadrants corresponding to the numbers. Ngayon, bawat quadrant niya, umiikot yan. Iikot yan ng 90 degrees. Pag-ikot niya dito sa, ito ang first na paglalagyan niya, pangalawa dito, iikot siya ng 90 degrees. Tapos, iikot uli siya ng 90 degrees dito, at iikot uli siya. Hanggang makita niyo ang bawat design niya, kalalabasan niya. Ito yung quadrant dito. Actually, this is not number 1. Parang ito ang number 1 quadrant natin. Okay? Pero ang quadrant niyan, 1, 2, 3, and 4. Yan. Pero dito tayo magsisimula sa 2.
yung quadrant 2, ito ang ilalagay mo. Sa quadrant dito, quadrant 3, ito ang ilalagay mo. Sa quadrant 4, ito ang ilalagay mo. At sa quadrant 1, ito ang ilalagay mo. So, simulan natin. Mula dito, nakita nyo umiikot siya. Yung triangle na nakaganyan, nakaturo sa taas, magiging nakaturo sa right. Tapos nakaturo sa down, nakaturo sa right. Yan. Unahin natin yung unang quadrant dito. Unang quadrant. Pero, ilagay muna natin lahat ng zero dito sa mga zero niya. Ilalagay natin. Ang design ng zero ay parang triangle na nakatayo. Yan. Ilalagay mo dyan ang bawat triangle. Yan. Ilalagay mo ang bawat triangle sa zero. Yan. Next, itong 1, ilalagay mo naman sa number ng 1. Ayan. Kung ano yung design na nakalagay sa 1, ilalagay mo sa lahat ng 1. Okay, yan. Yung number 2, na parang dalawang triangle na nag-overlap, ilalagay mo naman sa number 2. Ayan. 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 At ayan. Yung number 3 naman, ilalagay mo sa lahat ng number 3 na nakikita mo dyan. Yan. Okay. Ayan. And ayan. So, nakita nyo may nabuo tayong pattern using the convergent design. So, ito ang una natin. Yung quadrant na ito, nalagyan natin ito. Yung second quadrant, ito naman. Iikot siya ng 90 degrees. So, yung triangle kanina, magiging nakaturo na lang siya sa right. Uunahin natin lahat ng zero sa quadrant na ito. Ha? Lalagyan mo ng triangle na umikot ng 90 degrees. Ayan. Ayan. Zero. Zero. Next. Lahat ng 1 na umikot ng 90 degrees, ilalagay mo sa lahat ng 1. 1. 1. And 1. Lahat ng number 2, ilalagay mo sa number 2. 2, 2, 2, and 2. Lahat ng number 3, ilalagay mo sa 3. 3, 3, at 3. So yan mga kaibigan, nakakita na kayo na may nabubuo tayong pattern. Tandaan nyo na kung ano yung kulay na nilagay nyo, yun din ang kulay na ilalagay nyo kapag ito ay nag-rotate. Next. Dito naman tayo sa susunod na quadrant natin. Iikot na naman siya ng 90 degrees. Ito na ang magiging design niya. Yung 0, ayan, nakaturo na sa down ang ating triangle. Okay? So, ilagay natin dito yan. 0, yan, 0, lahat ng 0. And then, ito yung 1, 1, then 1, okay, 1, 1, 2, 2, 2, okay, at ito naman yung 3, 3, 3. Okay, so may nabubuo na tayong pattern mga kaibigan. Punta naman tayo sa last quadrant natin. Ito naman ang gagamitin nating design kasi iikot na naman siya ng 90 degrees. 0, 1, 2, and 3. Let's try that. Lahat ng 0. Ilalagay natin dito. 0, 0, 0, 0. Lahat ng number 1 dito, ilalagay natin sa number 1. Number 1, 1, 1, and 1. Lahat ng number 2, ilalagay naman natin mga kaibigan. 2, 2, 2, and 2. Lahat ng number 3, ilalagay natin sa number 3. Yan. So, as you can see mga kaibigan, meron na tayong nabuong pattern. At ito na yung ating modulo art, convergent design. Ito ay different dun sa itinuro ko nung previous, which is for elementary and for grade 7. Ang convergent design, depende yan sa design na gusto ninyo. Kayo ang gagawa ng design. Ito, this is my own design. Pero, pwede kayo makaisip ng sarili ninyong design
Depende sa kung anong gusto nyong kulay o kung anong gusto nyong design. Ngayon, kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos, mga kaibigan, tungkol sa modulo art at iba pang mga design na pwede nyo matutunan sa modulo art, huwag sana kayo makakalimot na dumalaw o bumisita sa ating channel at huwag nyo kalimutan mag-click ng subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa ating channel. Maraming pa tayong matutunan tulad ng kaleidoscope, at meron pa tayong tinatawag na square grid. Yung square grid na ituro ko na yun noong nakaraan, pero gagawa uli ako ng ganong video. So huwag nyo sanang kalimutan mag-click sa subscribe button natin para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa ating channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.